Well, in the first place, hindi naman natin ginustong maaksidente si Victor, right? So if Victor's condition pushed Yvonne to give pardon, the more you should thank her. Because she has the heart and willingness na patawarin kayo. Alam mo, Janine, dapat nga maging masaya ka dahil inurong ni Yvonne ang kaso. Hindi mabibili ang peace of mind. Paano ka naman nakasiguro na buntis ka nga? Baka naman delayed ka lang. Chinek mo na ba yung wiwi mo? Nag-pregnancy test ka na ba? Bakala. On the data ko. Regular ako magkaroon. At saka more than a week na kaya akong delayed. Saka iba yung feeling nararamdaman mo eh. Parang may kumikibot-kibot na nga. Minsan nga parang may sumisipan. Nakakatawa. OA! Paano sisipa yan? Dumo pa lang yan. Baliw! Huwag mo ginaganyan ganyan si Doris, ha? Mamaya, pa ikaw na yung gusto magbuntis. Hindi mangyari. Lumipat sa iyo yung sumpa. Healthy kaya ang egg cells ko, no? Naku, yung pagbubuntis na yan, madali yan. Ibuyang-yang ko lang to. Naku, maraming magbo-volunteer. Magkapi ka. Oo, ang mahirap yung maghanap ng ama para sa magiging anak ko. Ay, naku, dahil mag-asawa ka na kasi. Yoko nga. Hindi nga ako makarelate sa inyo eh. Sa love life ni Yvonne, yung nangyari sa kanya. Na-trauma na ako, no? Hindi ako magla-love life. Magpapa-jauntis na lang ako. Ha! Ganon. Maraming sinasabi. Buti pa, mag-picture na lang tayo. Ay, pang-Instagram yan. Hashtag Doris the Buntis. Ay, mo, ganyan. Oh, ito na, oh. And... Chuk! Oh. Ano ba? Puson yan eh. Excuse me, ah. Ano, malakas ka lang sa kanin? Ay, hindi totoo yan. Ako, buntis talaga ako. Huwag kayong panira, ah. I-Instagram ko. Ano Instagram? Phone ko to. Ganun ba yun? Instagram ko. Pare, oh, hard. Painit. Para mabilis malasing. Ikaw, pare, soft drinks ka lang, ha? 1.5. Makalasing ka doon. Ngayon lang to. Sabi okay na kami ni Yvonne. Nabaki ko sa inyo. Ako magkapainom. Bakit? Ano bang problema? Eh, hindi nang lalamig eh. Dati naman, hindi siya ganun eh. Alam mo yun, parang pakiramdam ko, meron akong ketong eh. Yung ilag ba siya? Iniiwasan ako. Bakit di mo ligawan ulit? Ganun lang yun. Gusto naman ang babae yun. Paligaw, palambing, pabebe. Babalik din yun sa dati eh. Muna, dapat magpapagodshot ka. Ako nga, simula nung nag-remission si Mrs. nung breast cancer, best effort akong nagpapag-good boy. Ganun na yun. Dati, gabi-gabi, inom. Yun na yan. Ikaw lang naman kasi pinakabugok dito. Eto, si Gary, medyo-medyo. O nga pala, si Doris ba alam nandito ka? Baka mag-ahad sa'yo yun. Ha? Pare, ako mo eh. Kukulitin lang nila ako to. Lalo nalaman pa nila na buntis si Doris. Oh, buntis si Doris? Gras, pare! Dapat doon, Rachel. Dapat doon sa bahay niyo. Parang niyo nang hinihintay yan, eh. Pare, hindi pwede magbuntis si Doris. Hindi kami pwede magkaanak. Kasi baog ako, eh. Breakfast in bed. Ano oras na ba? Hindi mo may pasok ka? Oo, pero nagpaalam naman ako na late na ako papasok. Kain ka na. Ako nagluto niyan. Ha? Ay nako, alam kong nagigilty ka dahil late kang umuwi kagabi. Huwag kang mag-alala, late din ako umuwi kagabi kasi nag-celebrate ako dahil we have a lot to celebrate. Ako hindi ako nag-celebrate. Sigurado ko na pagbuntis ka? Well, not 100% sure, pero almost sure na rin naman ako nabuntis ako. Oh, di mag-celebrate tayo pag sure ka na. I need to go to work na. Ano ka ba naman, Gary? 5 taon na natin pinaplano to na magka-baby tayo eh. Tapos ngayon parang di ka natutuwa na magkaka-baby ako. Hindi naman sa ganun, Honey Bunch. Eh, di ba may plano tayo mag-European tour? Bumili na ako ng 2 tickets para sa atin.
So, hindi tayo tutuloy dahil buntis ka? Grabe ka! Mas importante pa sa European tour mo kaysa sa baby natin. Hindi ka nga sigurado kung buntis ka eh. Buntis ako! O bakit? Nagpa-check ka na sa doktor? Nag-pregnancy test ka? Hindi, pero babae ako, alam ko, nararamdaman ko sa katawan ko, buntis ako. Hindi ka pa magiging nanay. Ano ba? Hindi ka pa nga sure eh. Doris! Oh, kala ko ba pupunta kayo sa doktor ng asawa mo? Eh, mami, hindi ba naman sigurado kung buntis si Doris? Ano bang hindi sigurado? Alam ng babae kung buntis siya o hindi. Mami, mas naniniwala ako sa pregnancy test kaysa sa babae. May problema ba kayo sa sex life mo? Mami naman? Bakit? Magdududa ka lang kung hindi ka nagsisex sa asawa mo. Mami, huwag mo nang pakialaman ang sex life namin. Okay kami doon, masaya kami doon. Siyempre, bago kami mag-celebrate, kailangan makasigurado kami buntis si Doris. Oy, Gary. Mami mo ako ha, huwag mo ako niloloko. Baka naman nabobore na yung asawa mo kasi, alam mo na, hindi ka marunong. Diyan ka na nga, Mami. Ayaw kasing humingi ng mga advice ko. Jel, si Albert. Ay, nakalig po si Sir. Baka idiretso na po niya hanggang New Year. Bakit daw? Ay, hindi niya po nasabi kung bakit. Pero ang alam ko po, pupuntahan po niya si Miss Daisy. Ay, Miss Yvonne, huwag niyo na lang po sasabihin kay Sir na nasabi ko sa inyo, ha? Alam niyo naman yung si Sir, masyadong private pagdating sa personal niyang buhay. Oh, sige. Bakit yung nga po pala natanong si Sir? Pwede ko siyang tawagan or bigyan ng... Hindi, okay lang. May i-consult lang kasi sana ako regarding sa one of my clients. May nakaschedule kasi kami meeting. Salamat. Miss Yvonne? Salamat. Salamat ulit. Ikaw siguro may babae ka, no? Kaya ayaw magkaanak tayo. Anong babae naman? Ano ko si Victor? Takot ako sa karma, no? Ikaw siguraduhin mo lang dahil oras na malaman ko may babae ka. Nako, hindi ako makapapaka-Yvonne. At saka pag nalaman ko may babae ka, itasabit kita sa leeg niya, no? Ano? Mabuo ka, Janine. Salamat pa rin, Carmen. Gusto ko lang po sana i-abot to kay Yvonne. Itong sulat na to. Hindi ko po kasi alam kung paano siya pasasalamatan dahil inurong niya po yung kaso. Ito po. Alam mo, sa kabila ng lahat ng away nila ni Victor, ng away niyong dalawa, mabait si Yvonne. Alala ko pa eh, mayroong bata na madalas na umaway sa kanya. Ilang beses siyang sinaktan, pero tinutulungan pa rin niyang pumasa sa klase. Ganun ka bait ang anak ko. Para kausapin si Yvonne. Sayang nga, hindi ko siya naabutan. Amang, bihis mo muna ako. Dalawa, ha? Mamang, hindi naman ako kailangan eh. Ay, hindi. Kukuha ko ng mainom, Janine. Nga pala, salamat sa binigay mo regalo sa amin. You're welcome. Sana nagustuhan ninyo. Nga pala, kailan ba kinunan yung litrato na magkakasama tayo? Kasama yung anak mo, si Audrey, di ba? Nung out
outing natin kasama si Yvonne. Siya yung kumuha ng picture. Kamusta na nga pala yung pagtataka mo? Okay naman, may mga bagong produkto. Gusto kasing palagay yung negosyo ko eh. Gusto mo pwede kitang tulungan. May mga event organizers akong kilala. Naghanap sila ng bago, baka gusto mo. Talaga? Salamat ah. Kaya pala kayo magkaibigan ni Yvonne eh. Kasi parehas kayo. Matulungin. New Year's resolution number one, exercise. Para talagang mas umalindog ako. Number two, umiwas sa mga kaibigang ahasa na aagaw ng jowa. Ay, mga Mars, hindi kayo yun, ha? Number three, pagpakasal sa jowa kong kafam. And number four, be more adventurous. Oh. Adventurous? Kailangan mo pa ba yun? E kung saan-saan ka na nga napapadpad? Pwede mo lang basagan ng trip? Kamin kayo, hindi mo mapaninindigan yan. Ako nga, hindi na gumagawa ng New Year's resolution kasi wala naman nagbabago. Pamega mo. Ikaw, Mars, nakaisip ka na ba ng New Year's resolution mo? Oh, hindi ko na kailangan mag-isip. Isa lang naman eh. Hindi na ako mai-inlove. Ah, let me clarify that thing you do want. Hindi ka na mai-inlove kay Victor ulit o hindi ka na mai-inlove sa bago mong boylet? Pareho. Naku, yan na nga ba ang sinasabi ko eh, para sa'yo. Ang pag-ibig ay parang cactus. Maganda lang tignan, pero matinik pag hinawakan. Sabi eh? Meron ako mga bagong produktong sinusubukan. Kaya ito, maskara. Tosing ka ba eh, medyo luma na eh. Ang galing mo talaga, love. Ang ibig kong sabihin, Victor, I'm sorry tinatawag ko kasi na love si Audrey eh. Para sa'yo, nakakaya kasi mukhang wala kaming regalo ni Ibon. Salamat. Alam mo ang sabi nila, lahat tayo ay nakamaskara. Tinatago ang sarili natin sa ibang mukha. Kahit na sa mga taong malalapit sa atin. Dito ang tito, Janine mo. Mag-hi ka. Hi po. Hi, Marcos. Kamusta ka na? Okay lang po. Tay, oo nga po pala. Di ba po sabi niyo, tutulungan ko kayang gumawa ng taka? Ikaw talaga, hindi ka nakakalimot. Oh, sige, ito. Ito, mga tapos na. Yung isa. Ito po. Pero mamaya, kagkapatayin ng mga siguro, konti pa, no? Tamihin simula, ha? Mas ba? Opo. Masturbo ka lang sila ng Daisy na yun. Anak, ang ganda nito ah. Sino nagbigay sa'yo? Kayo po. Talaga? Pasensya na, wala akong maalala eh. Okay lang po yun. Ako din naman po eh. Madalas makalimot. Ano na lang? Pwede ba akong tulungan? So, ano yung mga magagandang alaala mo na magkasama tayo, pwede ba bang isulat? Para pag nabasa ko, maalala ko rin. Okay ba yun? Mahaba pong listahan yun eh. Pero sige po. Salamat, anak.
Ayan. May baterya na yan. Wow! The best talaga kayo, Tay! Anak, yung bang anak ni Tito Johnny mo, si Audrey, kilala mo? Opo. Nakita na kayo? Opo. Ayoko po siya maging kaibigan. Maarte po siya, tsaka spoiled. Hindi naman po siya maganda. Tapos yung mga buhok niya, ang titigas kagaya po nito. Anak, hindi magandang pintasero, ha? Masama yun. Totoo naman po eh. Pero sige po. Sorry po, ah. Sinisir ka ba dyan? Opo. Nangulitan, ha? Ayos? Opo. Ayos! Okay na. Doris? Bakit ka umiiyak? May sigari ho kasi. Parang hindi ho siya natutuwa na magkakababy na kami. Samantalang ang taga-taga namin iniintay ito. Tapos yun, parang ayaw na niya. Anak, baka naman hindi ayaw ni Gary. Baka nabigla lang siya. Alam mo na, iba ang babae sa lalaki. Ang lalaki, hindi basta nagpapakita ng emosyon. Pagpasensyahan mo na lang yung asawa mo. Ay, bakit ho ganun? Kung sino pa yung nagtaksin sa asawa, siya pa yung binibigyan ng Diyos ng anak. Sabatala kami ni Gary, maayos naman yung sumahan namin eh. Nagmamahalan kami. Kumitampuan man kami, yung mababaw lang. Pero hanggang ngayon, di pa rin kami binibiyayaan ng Diyos ng anak. Tapos ito si Kuya, magtatatlo na yung anak niya. Anak, eh, hindi lahat ng plano ng Diyos ay naiintindihan natin. Ang kailangan lang natin ay tanggapin yun. Malalampasan nyo rin yung mga pagtatalo ninyo, yung mga tampuhan ninyo na lari. Basta magmahalan kayo, yun ang importante. Eh bakit ho si Iwan tsaka si Kuya nagmamahalan pero ang ending nila hiwalay pa rin? At magkasama sila ulit ngayon. Siguro anak, yan yung pangalawang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa kanila. Masama sa baby mo. Laging masama ang loob mo. Sana magpasalamat sa pag-urong mo ng kaso laban sa amin ni Victor. Alam kong mahirap para sa'yo ang gawin to. Kaya nagpapasalamat ako sa kabutihan yung ipinakita mo. Pagkatapos ng 3 buwan, magtulungan tayong maihanda siya kapag bumalik na siya sa amin ni Audrey. Sana maintindihan mo, Janine. Thank you.
Sigmund, si Eros ka, ano? Eh, Victor, hapon mo, Eros ka. Mamaya niya, iba na kinakarpintero mo. Kakarpintero mo kita. Babae ka ba? Wala. Sigurado ka. Ano na? Akin ka naman talaga eh. Inagaw ka lang niya. Ikaw ang pinangarap. Ikaw ang hanapanap. Ngunit bakit napago ang lahat? Ang init mong pagmamahal parang naging salamat. Love na bisina, love na bisina.